numero uno sa mga sikreto ng mga teenagers at teenagers at heart. To kasi yung topic, pinapakahirap i-share sa iba. Ang hirap kasi hindi mo alam kung ano magiging reaksyon nila at kung maiintindihan ba nila o hindi. Paminsan naman, na-share lang pag may naramdaman ng iba. Friend, feeling ko preggers ako. Paano? Hangal ka? Malamang nakibag ano? Maniko, maliwain, kanto ka. Manggagaya ka palang damit. Sunga. Oh well there, it's about free marital sex. Sabi nga nila, Pinoys do it, but we don't usually talk about it. It's a private thing, leave it alone, darling. Leave it alone. Saka lang kabahalaan, yung mga bata kayo kalandi na. O sobrang dami kalibugan na kayo, hindi maiisip ng mga nanakalan. Sadyak, ingitera ka lang kasi wala kang partner. We. Mag-isa ka mag-ano. Let's define the topic. Premarital sex is sexual activity practiced by persons who are unmarried. So kung yan pa lang definition, kung ikaw ay 65, 45, 50, 20, o kahit anong edad mo pa, basta hindi ka pa married, pasok ka pa rin sa topic na ito. Usually kasi naging main focus na ng mga tao pag narinig ang premarital sex, teenager lang. Teenager lang. Oh well there, no. Palibhasa kasi kapag matanda na, hindi na big issue ang mga gantong kiber. More on your dugan every time, everywhere na! But anyway, let's focus more on the teenagers. Kaya bibigyan ko kayo ng walong most common concept and ideas ng mga tao tungkol sa PMS. Number 1. PMS is a sin. Oh yes there, PMS is a sin in our religion, in our culture, in your house, in your nanay tayo gustong kinapay, ate kayo gustong kape. Can you give me the verse in the Bible where it says that premarital sex is sin? Hangal ka, may internet kayo, mag-research ka, i-search mo. Number 2. PMS will lead to a better and strong relationship. Yung totoo, pag sinabi ko ba magluto ka gamit ang gatong at hindi gamit ang kalan, ay magbabago ba ang lasa ng lutuin mo? Siguro meron, kaunti. Pero ang pagtagal at pagiging strong ng inyong relationship ay depende pa rin. Depende pa rin sa inyong dalawa kung magtatagal kayo sa inyong relasyon. But oh well there, if your number one priority is sex, oh my God. Oh my God. Number 3. PMS, why not? Pangangailangan niyo ng katawan para maging healthy. Pangangailangan? Yung totoo, parang mo nalang sinabing okay na magnakaw ang mga magna dahil meron siya pangangailangan na kailangan punan. Makabutong ang pamilya niya, kailangan niya mag-drugs, kaya kailangan niya magnakaw, dahil kailangan niya ng katawan niya at kailangan ng pamilya niya yun. It's not a need, it's a want. Number 4. PMS, why not? Kung gusto naman namin yung dalawa at ginawa namin yun dahil mahal namin ang isa't isa, at kung magbibalik man kami, alam kong mayroon pa rin tatanggap sa akin, may isa pa rin lalaki sa akin at mayroon pa rin isang babae. Dalawa? Na magmamahal sa akin, na kung ano ako, at kung ano ang nangyari sa nakaraan. Hindi bagay, hindi pang pamas. Pero mag-ingat ka, baka yung akala mong mahal ka niya, bukas makalawa pagising mo, wala ka lang sa piling niya. Yun pala, yun lang ang habol niya. Ang naman ng loko! Charot. Kaya ang lesson dito, mamili ng taong mamahalin. Yun talagang mahal ka bilang ikaw, at hindi dahil dyan, hindi dahil sa yan. Number 5. PMS? Okay lang. May contraceptives naman eh. Condom is better than abortion. So that's your point. Pero my point is, hindi naman ang pagbubuntis ang point natin, kundi ang virginity mo, ang pagiging sacred ng body mo. Ano yung nakuha sa isang tingin? Isa yun sa mga walang kwentang rason para gumawa ng bagay na mabigat. Parang maraming sinabing kinain ko yung ulam sa lamesa kasi gutom ako. Yun pala, palis na. Number 6. PMS? Why not? Para malaman ko kung daksa siya o magaling sa performance. Bravo. Certified kalibugan at kalandian. Number 7. PMS, no choice. Kasi gusto ng isa. Pag hindi ko pinigay, baka layuan niya ako. Baka iwan niya ako. Baka mawala na yung love. Kung ganyan din man ang relasyon ninyo, eh, magising ka na. Magising ka, hoy. Bakit tulog ba ako? Magising ka. Hindi love ang hina-exercise nyo. Iba ang gusto nang i-exercise. And last but not the least, number 8. PMS, anong pakialam mo? Wala kang pakialam! Galit? Papatid ng tao, papatay. Oh well, ano nga bang pakialam ko? Trip niyan, di ba? Hindi, go for it! Hindi ko kayo mapipigilan na wala ko sa harapan ninyo pag ginagawa niyo yan. Hide that mo, okay? Ano? Ready ka na ba? May giniling dito. Tara. Kain na. Ayoko niyan. Sawa na ako dyan eh. Ang arte mo, mag-giniling ka mag-isa mo. Wala tayong ulam. May paksiw pa dito. Charot.
At dahil nga sa kadahilan ng ginagawa na ito ng karamihan, less priority na society. Parang jaywalking lang. Nasa sobrang layo ng pedestrian, sobrang layo ng mga skywalk, mga underpass. Eh nakakatamad naman talagang bongga-bongga, diba? So mag-jaywalk ka na lang ng bongga-bongga dyan. Sex after marriage? Ang tagpatagal pa nun. Gusto ko now na talaga. Kasi nga, wala tayong patience. Kung sabi ng iba, take the rest. For pleasure, ang ibabalandra ko sa mga pagbubunganga nila, patience is virtue. Hindi ko naman tinutulukan ang topic nito. Malay mo, yung isang antay dyan, hindi makapigil, nadala sa mga tingin at titig, ginawa na rin. Tandaan, you'll never know the feeling until you get there. At para naman sa mga taong nakagawa na nito, hindi ko naman sinasabing sobrang sama nyo na dayo, sadyang nauna lang kayo at choice nyo yan. Pero sana sa huli, huwag naman sanang humantong sa pagsisisi. Tandaan, talo lang late ang mga naunang walang assignment. I hate this lot. I hate this lot. I hate this lot. Kung nabuntis na, I hate this type. Pero yung ginagawa niya, asarap-sarap. Alam naman natin kung ano ang tama sa mali. But then, we choose to be wrong kasi ikangan nila, masarap ang bawal. Sino ba gumawa niya? Ang LC fan of the week ay si Joanne Sanchez. Bravo! Ikaw, anong comment mo sa topic nito? In or out? Comment below! Below! Diyan, di ba unahin mga krakot?